ito yung gusto kong ipakita sa inyo, yung ano ang sakramento. Ang sakramento ay banal na tanda na tinatag ni Kristo upang magbigay sa atin ng biyaya. Ano noong pitong sakramento ng simbahan? Binyag, kumpid, banal na, ayan, kumpisal, Eucharistia, kasal, banal na orden, holy order pala yun, papahid ng banal na langis sa may sakit. Ayan. Anong binyag? Ang sa binyag makikita ang tanda ng tubig, hindi makikita sa katotohanan at ng Espiritu Santo. Bakit nagkukrus ang ano ang mga Katoliko? Ang pagkukrus ay nagpapahayag ng pananampalataya, nagpapahayag ng pagtatagumpay, nagpapahayag ng kaligtasan, nagpapalayas ng masamang espiritu. Mga epekto ng binyag, inaalis ang kasalanan ng mana, nagiging kasapi ng simbahang Katoliko. Katolika, nagiging Kristiyano, nagiging anak ng Diyos, nagiging kapatid ni Kristo, nagiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos, nagpapahayag ng kaligtasan, nagiging bahagi, connected sa Diyos. Langis, simbolo ng langis, sumasagi sa lakas at binibigyan ng ating pag-ibig, bahagi bilang propeta, hari, hari at pare, tulad ni Kristo. Ito siya, basahin ko na nga, pakita ko na nga sa inyo. Sa Biblia daw, si Abisag ang sukdulong sa ganda. Hindi pa ako nakakita ng sukdulong sa ganda. Sa Biblia meron daw nun eh. Sa Biblia si Abisag ay sukdulong sa ganda. Unang hari, 1 at saka 4. Kasi ano, yung iba kasi, ba't ko ba nabasa yan? Ba't ko ba nablog yan? Yung iba, hindi nila alam yung bakit ba nagkukrus ang ano ang Katoliko. Tapos, mali yung pagkukrus niyan, tanda yan ng ano, may mga ganun-ganun ba? Kasi sila, hindi kasi sila nagbabasa. Tapos, syempre, pagpunta ka naman doon sa ibang religion, sa ibang sekta, may paliwanag sila bakit. Ba't masama ang pagkukrus? Kaya, ano talaga, medyo kailangan magsaliksik talaga ng pag-aaral. Ako noon, dati ako, nung bata pa ako, lagi kami nagsasign up ako, hindi ko naman maikakala, totoo naman yun. Tapos alam mo ba, bakit ako nagsisimba? Kasi nagsisimba ako, ang paniniwala ko sa simbahan kasi nung bata pa ako, kasi talagang bata pa ako, nung malita bata pa ako, bihira nga kasi ako magkaroon ng damit. Ang mga damit ko yung pink soda, tapos, first, nung elementary ako, naka pink soda na ako eh. Uso kasi si Pido Dida, yung sila Chris Aquino tsaka si Rene Recastas noon, naka pink soda ako noon. Tapos nauso yung sa 7 Up si Pido, yung ganun bagang mukha, yung tapos ganun buhok. Tapos pag umati ng simba, tapag meron akong bagong damit, bigay ng tita ko, sinisimba ko kasi naniniwala ako pag nagsimba ako, matagal masira yung damit ko. Yun lang yun talaga. Kasi bibihira ako magkaroon ng damit. Nung nagkaroon na ako ng trabaho, saka ako nakakabili, nagtinda ako sa Candelaria, Peaceball. Tapos, nung sa elementary naman ako, nagtinda ako ng sampalok. Kasi yung sampalok, galing yun sa bakuran ng lola ko, tinitinda ko siya. Tapos, nung wala na kami sa IAM, pumunta naman kami sa kabila, nagtanim naman yung lola ko ng saluyot. And yung kapatid ko nagtitindahan din ako. Kapatid ko yung nagdi-deliver. Nanay ko, lola ko kasi, mahilig magtanim. Then, yung mga nyo, madalas sa amin, nagdadasal talaga kami bago kami kumain. Bago kumain lang, minsan naman, kasi siguro yung leadership sa bahay namin, pamumuno ni Tita Pe, lagi siya nagdadasal. At saka, nung doon kami sa lumang bahay, sa malaki na bahay, kasi yung bahay namin, bahay ng lola ko, bahay ng tiyahin ko, sila Teocora, tapos lumipat sila Teocora sa likod, sila naman yung nasa akin na bahay naman nila Kuya Ambal yun, nila ati nani. So tapos, pinakakwarto ko yung pinakamataas doon, then yung bahay namin, lagi may silong, tapos yung banyo, tapos yung may puno kami ng, sa likod, puno ng sampalok, sarap naman, puno ng talisay. Yung talisay, kinakain namin yon.
yung bata kami, lagi kami ano, lagi kami nagsasign up the cross. Yun naman yung talagang kinasanayan namin, religion talaga. Tapos pinaliwanag din yung tita ko bakit kami nagsasign up the cross. And na-vlog ko lang kasi siya. Nung nakabunta ako ng, ano, ng ibang bahay, ayaw nila nagsasign up the cross. Meron ganun talaga. Tapos ayaw nila yung kakalala ko namang dating daan, kakalala ko, hindi, pag kumakain sila, hindi sila nagdadasal. As in talagang, oh, kaya na, ganun. Pero sila, ano, pag nasa religion naman, nasa simbahan sila, ano, mas matindi lang kasi nga, yung bagang sila naninikluhod, parang Muslim din style nila yung tumutungo yung ano, yung, meron silang mga, ano, meron silang mga pansapin sa noo, sa tuhod, tapos nakalapat yung noo nila. Sabi ko, anto, siyempre, gusto ko makaatin ng mga kanilang mga papahay ng aral ng Diyos kay Brother El Soriano. Nakatin ako noon. Tapos, ang ano, may mga reason sila bakit masama yung sign of the cross. Nung sa iba naman na nabuntahan ko, yun, ayaw nila yung sign of the cross kasi nga hindi mga born again sila. Ang talagang ano, talagang wala, kasi ang pag sa isang pamilya, iba-iba na religion, hindi nagkakasundo talaga. As in talagang merong, mas maganda pa isang religion nyo, isa yung paniniwala nyo. Kapag magkakamag-anak kayo, iba-iba na religion, andyan yung pagtatalo talaga. As in talagang, yung side na to, tama to. Yung side na to, tama to. Yung side na to, hanggang sa nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan, tapos magkakaroon ng debate, hindi magkaka-vibes. Kasi kapag isang religion nyo, magkakasundo kayo, pero pag iba-iba kayo, dyan merong hilwaan talaga. So, pinakita ko lang, kasi nga, ang sa amin, iba-iba na religion kami, parang ang gugulo namin. As in talagang iba-iba ng ano, kaya hindi kami pwede magsama-sama. Kaya siguro, walang reunion, kasi nga, hindi kami, siyempre, yung kagaya ng kakalala ko, nag-reunion, siguro kaya sila maganda yung reunion nila. Iisa sila ng paniniwala, iisa yung religion nila. Kasi yung kilala kong first time ko umatin na reunion, kagaya nila Diego, yung reunion nila, iisa talaga sila eh. As in talagang may pagkakaisa sila. As in talagang yung clan nila, iisa yung paniniwala nila, isa. Yung sa amin, hindi kami pwede magsama-sama, magkaiba kami rin, baka mag-away-away pa doon. Eh, ito, tayo po yung mananalangin. Di ba, iba, magsasayaw doon cross, iba hindi. Eh, di, taliwas na agad doon, magkakagulo na agad doon, doon pa lang kagulo niya. Maya, sabi ko, pag magkakaroon na doon, huwag naman, yan o, para bang sa ano, meron akong nalaman na, ano, na isang, parang, sa ano yata, Rotary yata, yun sila, hindi na sila, ano, nagpe-pray sila, kasi nga, sa Rotary naman, magkakaiba kayo ng religion eh. Nagdidid ng pray doon, nasa sa inyo kung mag-cross kayo, nasa sa inyo kung hindi kayo mag-cross. Yun lang. And sabi ko, ang hirap din pala kapag iba-iba kayo ng religion talaga. Iba-iba kayo ng paniniwala, iba-iba kayo ng sekta, iba-iba yung ano. May hirap. Kaya dyan nagkakaroon ng ano, ng may mga ano, si El Soriano, paniwala ako, tama yung sinasabi niya. Punta ka naman sa Catholic. Yung makinig ka ng aral doon, tama din yung sinasabi nila. Punta ka doon kay, ano, kay, nasa barkada ko, saksi ni Jehovah. Tama din yung sinasabi nila. Puro tama, walang mali. Wala kang itatapon. Hindi kayo pagsama-sama yan. Hindi sila pwede magsama-sama. Eh, gaya nun, yung laro ko ay running. Ang gusto ko talaga laro, volleyball. Kasi mahilig ako sa mga, nakakita ko ng mga sexing babae. Eh, yung laro ko, laro ko yung volleyball, tapos laro niya yung basketball. Hindi kami magkakaintindihan kasi magkaiba kami ng laro. So, pero kung imbawa sa isang religion, magkakaparas tayo ng paniniwala, magkakasundo tayo, di ba? Yun lang, hindi ko na po tiyatakos ng vlog nito. Halimbawa, hindi mo na gusto ng vlog nito, pwede mo pong i-comment yung masama mong gusto yung sabihin. Bawa, kung gusto mo naman mabuti, okay lang po. Negative comment, positive comment, pabor po sa may-ari ng channel. And mag-like ka, dislike, pabor din po sa akin. So, yun lang. And dito po titapos ang vlog nito. Kung di mo nagustuhan, okay lang po sa akin. So, maraming salamat dahil magkakaroon po ako ng views. And thank you for watching my vlog. And see you the next vlog. And bye for now. Lagi ako nag-English. Yun lang kaya kong sabihin. Bye for now.